Ano ang nagpapakilos sa isip natin? Ano ang nagpapakilos sa mga bibig natin? Ano ang mga nagpapakilos sa kalooban natin? Kung masama, maghahangad tayo ng masama. Kung mabuti, maghahangad tayo ng mabuti. Sa isang mundo na kung saan ay mayroong mga hidwaan, pagkakanya-kanya, paligsahan, kompetisyon, at mga bagay bunga ng makasariling paghahangad at kagustuhan. Kailangan nating itaguyod ang pagpapanumbalik ng ating pagpapahalaga sa Diyos na nag-aanyaya sa atin upang gumawa ng mabuti. Yun ang katauhan natin. Tayo ay nilikha ng Diyos bilang mabuting tao. Kaya pala pag gumagawa tayo ng mabuti, payapa ang kalooban natin. Pero pag gumagawa tayo ng masama, inuusig tayo ng katauhan natin. Huwag tayong mag-aksaya ng buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Hindi tayo ginawa ng Diyos para manira. Hindi tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng masama. Nilikha tayo ng Diyos para maging tagapagpahayag ng Kanyang kabutihan at ng pagmamahal. Kung nagaganap natin ang mga bagay na ito sa bawat sandali ng ating buhay, makikita natin ang isang makabuluhang saysay at tunay na kahulugan ng buhay na ating tinataglay. Baguhin natin ang kultura ng sakitan, bagkus palitan natin ito ng kultura ng pagmamahala. Huwag nating suportahan ang mga kultura ng pagpapahayag ng mga bagay na nagdudulot ng kahirapan at kabigatan ng kalooban. Bagkus maging tagapagpataguyod tayo ng kultura ng sama-samang paglalakbay patungo sa isang landasin na walang ibang hinahangad kundi ang katotohanan na matagpuan at maranasan ang kabutihan ng Diyos. Hindi tayo dapat mahusay malaki, bagkus mahusay tayo magmalasakit. Hindi tayo nararapat na maging mahusay sa larangan ng mga salitang nagdudulot ng kabigatan at ng mga salitang nagdudulot ng kaguluhan at hidwaan. Bagkus tayo ay nararapat na maging mahusay sa larangan ng pagsasalita ng mga salitang nagbubuhat at nagmumula sa Diyos. Balikan natin ang pagkatao natin. Ano ang humuhubog sa atin? Kung galit, hindi pa huli ang lahat. Hayaan natin ang Diyos na maghari sa buhay natin upang anumang galit, poot at hinanakit ay mapalitan ng pag-ibig. Balikan natin ang mga pinahahalagahan natin, ang mga bagay na pinanghahawakan natin. Baka ang mga bagay na pinanghahawakan natin ay hindi naman nagdadala sa atin patungo sa isang tamang landasin. Panghawakan natin si Jesus na nagtuturo sa atin upang pagpanibaguhin ang kasalukuyang mundo, lipunan, pamilya at katauhang tinataglay natin. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa pagpapahayag natin ang sama-sama nating pananampalataya sa Diyos, mamuhay nawa tayo sa isang paraan na nagdadala sa atin patungo sa paggawa ng mabuti at hindi sa paggawa ng masama. Hilingin natin sa Panginoon na nawa sa biyayang ito ng ating pagtitipon bilang Kanyang bayan, tayo'y magkakaisang naglalakbay patungo sa pagtataguyod ng pagbabalik, pagpapaalam ng kabutihan ng pagkatao natin. Amen.